Maligayang pagbabalik mga Pinoy boxing fans. Narito na ang mainit na boxing balita ngayong araw. Pero bago tayo magsimula, kung ngayon ka palang napadpad sa ating channel, ay pindutin mo na ang subscribe at notification bell button para palagi kang updated sa mga videos tulad nito. Kahit nga po na may namuong alitan na naging resulta upang makansela ang laban ni The Filipino Flash no Nito Donaire kontra sana sa kapwa Pinoy na si Cuadro Alas John Riel Casimero, ay hindi ito naging dahilan sa ama ni The Filipino Flash na si Nonito Donaire Sr. upang suportahan ang ating kababayan na lalaban sa isang malapalos na boksingero mula Cuba na si Guillermo Rigondo. Matatandaan natin mga brad na noong 2013 ay sinagupa rin ng kanyang anak ang two-time Olympic gold medalist kung saan ay nabigo nga po ang The Filipino Flash. Masasabi natin mga brad na may sapat na experience si Nonito Sr. upang makapagbigay ng payo kay John Riel Casimero. Sa panayam naman na ginawa ni JM Siasat kay Nonito Sr. na matatagpuan sa kanyang YouTube channel, ay sinabi ng ama ni The Filipino Flash na noong nagpunta nga siya sa Griffith Park kung saan ay sinasagawa ng Team Pacquiao ang kanilang morning training, ay kinausap niya si Nonoy Neri na siyang head coach ni Cuadro Alas John Riel Casimero at nagbigay ito ng kaunting payo. Ayon sa kanya, sana daw ay maiwasan ni John Riel na magbato ng mga one punch KO. Kung baga mga brad ay huwag masyadong madaliin ni Cuadro Alas ang laban sapagkat napakahirap nga pong hagilapin ni Rigondo. Well mga brad, mag-a-agree ako kay Nonito Sr. dito sapagkat alam naman natin mga brad na ang style ni Rigondo ay yung tipong paiwas-iwas lang, pa-counter-counter at naghihintay lang na magkamali ang kanyang kalaban. Isa pa mga brad ay nakakaubos naman talaga kasi ng lakas kapag nagbato ka ng isang todong suntok tapos wala ka namang tinamaan. Dagdag pa ng ama ni The Filipino Flash na magandang punteryahin ni John Riel ang katawan at bodega ni Rigondo at huwag din masyadong mag-rely sa pagtapo ng mga overhand punch at mga hook sa ulo. Mas maigi rin na iset up lang ni John Riel ang kanyang right hand. Bumato lang muna ng mga jabs at patamaan sa katawan ang Cuban boxer. Kumbaga mga brad ay pakuluan muna at palambutin ang kalaban bago ito kainin. Nang matanong naman siya tungkol sa edad ni Rigondo ay sa tingin nito na hindi naman gaano nag-slow down ang conditioning ni Rigo. Sapagkat kung titignan nga naman natin ang pro-career ni Rigondo sa boxing, ay hindi naman daw ito nakatanggap ng parusa o nabugbog. Kumbaga mga brad ay wala pang masyadong iniindang sakit sa katawan at kasukasuhan ang 40 years old boxer. Kaya isang mahirap na laban pa rin ito para kay Cuadro Alas. Gayunpaman ay kung sakali nga daw na nawala ang reflexes ni Rigondo, ay madaling tatapusin ng angas ng Pinas ang laban na ito. Yung mga reflexes niya dati na nawala, madali siyang tapusin ni Casimero. Sa kabilang balita naman po mga brad ay nagdekatibo na sa COVID-19 ang current WBC World Heavyweight Title holder na si Tyson Fury. Dahil nga dito ay matutuloy na ang inaabangang salpukan sa heavyweight division. Yun nga lang ay imbes na sa July 24 ay naiuro nga ito sa October 9 na gaganapin din sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, Nevada. Kabi-kabilang kontrobersiya nga po ang lumitaw noong i-anunsyo na nagkasakit si Tyson Fury. Ayon sa isang article ng Boxing News 24, napag-alaman na hindi kinagat ng mga boxing fans ang laban at 30% lamang ng ticket ang kanilang naibenta. May mga litrato rin di umano ang WBC champion na si Tyson Fury sa Las Vegas habang nagkakasino. Ito ay matapos i-anunsyo na siya ay nagkasakit. Kaya ang haka-haka ngayon ng mga boxing fans ay scripted ang mga balitang ito. So yan lamang po ang mainit na boxing balita ngayong araw na ito. Iwan mo lamang ang iyong opinion sa ibaba at pag-uusapan natin yan.